Ikakampanya namin dito si Pastor sa Aklan gamit ang sarili naming financial. Oy, grabe ah. Mabuti, mabuti naman. Ako rin. Ikakampanya natin si Pastor gamit ang inyong mga pakulay. Oh, speaking of which, mga bossing, speaking of which, oh, eto, iano natin. Kanina ituloy natin, mga bossing, yung komite sa Senado na gusto nyong hawakan ni Pastor Apollo Quiboloy sakaling manalo siyang senador. Ano ba ang gusto ninyong, ano, ang gusto ninyong maging komite na hahawakan niya? Eh, kung ako lang eh, lahat. Sabi ni Sibley Luis, Pastor Kibbs, okay na okay yan. Pastor Kibbs yan eh. Pastor Kibbs, para siyang si Pastor Gibbs. Oo, kasi nagbibigay siya ng pag-asa. Nagbibigay si Pastor Kibbs ng pagmamahal. Nagbibigay po siya ng katiwasayan at syempre zero corruption. Ay, mahirap. Hindi pa pwede mag-Senate President si ano? Si Pastor Apollo Quiboloy, syempre bago pa lang siya. Kailangan senior ka. Uy, salamat, Lian Orsini. Sige, Boss Dada, mag-post ka ng mga senador especially at i-discuss mo each of them para may guide kami. Kasi kayo ang may enough na knowledge about them. Wala naman kaming alam about them. It's just that we are gonna compare them to other senatoriables. Oo, yun yun. Happy Thanksgiving to all Canadians. Happy Thanksgiving, ha, Lian Orsini. Kaya pala tulog kayo kagabi. Kaya pala kayo tulog. Ayan nga, yung Committee on Build. Sabi ni, ano, ni Malaking Ibon. Oo nga naman, kasi syempre nakita nyo naman si Pastor Quiboloy. Build. Ang dami niyang binild. Sa loob lamang ng 39 years, coming from nothing, of from talagang rags to riches, ang istorya nitong mga KOJC. Nakita nyo naman yung mga facilities nila. Kompleto sila. No, ano, walang ano yan. Walang kinuhang kontraktor sa labas yan. Yun lang siguro yun doon sa kingdom. Pero lahat ng mga facilities nila, nako, sila ang gumawa. Yung kanilang Solomon Builders. Shout out sa Solomon Builders na mas magaling pang gumawa ng kalsada kaysa sa DPWH. Mga buwisit ang mga yan. So build. Ano pa? Blue Ribbon Committee. Pwede rin. Kasi sa Blue Ribbon Committee, dyan pinag-uusapan yung corruption. Oo, sa Blue Ribbon Committee, maganda din yan. Sa Drug on War. Pucha, matindi to. Cherry Limps, ha? Sa Drug on War, number one, ipapatupad ni Pastor. O, sige, dun daw sa Committee on Drugs. O, saan? Maganda mamuno si Pastor. Kaya nga, anong komite? Yung gusto niyong pamunuan niya. O, komite na iimbestigahan ng PhilHealth para si Risa naman. Ay, pangit yun, honey mush. Kailangan walang paghihiganti. O, kasi wala yan sa puso ni Pastor Quiboloy yung paghihiganti. Oh, so hindi siya din tatakbo sa Senado para maghiganti. Kaya yung PNP, DALG at kung sino-sino pa man, huwag kayong matakot. Hindi kayo paghihigantian ni Pastor, malinis ang puso niyan. Wala yan sa DNA nila. Finance Committee, para walang kupit. Tama, no? Alam mo kung titingnan, Committee on Good Governance. Naku, yan ang maganda. Diego Latigo. Para talagang transparent lahat to the last centavo. Eh, makita natin kung napupunta ba talaga sa mga kababayan natin. Kasi tingnan mo yung administrasyon ngayon. 3 taon na, puta, kahit poste. Nung mga ipinangako nilang mga mega cancer, ano, hospital, mega ganito. Pucha, mas mataas pa yung talahib kesa dun sa poste. Committee on DMW and Human Rights. Ayan, maganda rin yan, no? Kasi alam mo yun, parang alam natin na si, ano po, si Pastor Apollo Quiboloy ay champion ng human rights.
champion sa human rights. Talagang yung kanyang ano, yung kanyang advokasya ay para sa ano, sa karapatang pangtao ng mga kapwa nating Pilipino. Alam mo, binigyan ni Pastor Kibuloy ng ano ha, ng ang tawag doon, yung pansin, yung basic na human rights ng mga Pilipino. Ano 'yun? Trabaho, edukasyon, pabahay, pagkain, murang bilihin. Hindi, I mean, ang ibig ko sabihin, si Pastor Apollo Kibulo, yung ano na yun, yung pinaka-basic na human rights natin, ibinibigay niya sa mga members at syempre tumutulong din siya sa labas ng KOJC, kaya champion talaga to. Totoo, yung 1 million pabahay every year, putya, hindi yata nila magagawang 1 million in full 6 years. Mga bopols. Diba? O, kita rin nyo. Committee on Graft and Corruption. Parang alam ko nasa Blue Ribbon Committee yata yan. O, kung titignan mo, lahat ng mga naiisip ninyo na mga kumite, pasok si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi talaga pang senador to, pang presidente ng Pilipinas talaga to eh. Yung qualifications, yung qualifications ni Pastor Apollo Kibuloy, pang buong, pang ano eh, pang presidente. Bakit? Tinan mo. Magaling siya sa foreign relations. Kita mo, napalago niya yung kanyang simbahan sa lahat ng sulok ng mundo. Magaling siya sa ekonomiya. Marami silang mga negosyo. Nakita mo naman, self-sufficient and self-sustainable sila. Magaling siya sa agrikultura dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay isang mountain man. Siya po ay tigabundok. Siya po ay yung kanilang Glory Mountain. Ano, doon sila nagtatanim ng mga produktong ibinibenta rin nila sa mga tao at pinapakain nila sa mga miyembro nila. Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung Glory Mountain, di ba? Oh, may plantasyon sila doon ng ano, may plantasyon sila doon ng kape, may plantasyon sila ng rosas. So pagdating naman sa pera, magaling si Pastor Kibuloy. Kita mo, hindi corrupt. Bakit? Tinan mo, meron ba siyang pag-aari? Sa KOJC, meron ba siyang pag-aari? Wala siyang pag-aari. Kahit siya ang leader, pinabayaan niya na yung lahat ng ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ay sa kanilang lahat. Kasi ano sila? Commonwealth. Oo, lahat ng kita ng lahat ng mga businesses nila pumupunta sa isang ano, sa isang sisidlan, at pare-parehas nila yung patas nilang tinatamasa yung ginhawa ng buhay dahil zero corruption. Magaling siya sa edukasyon. Champion siya sa edukasyon. May sarili siyang eskwelahan. May mga scholar siya. Ang pangarap niya, makapag-paaral ng 3 milyong mga estudyante. Magaling din siya sa mga kabataan dahil meron siyang Children's Joy Foundation. At sinasabi ko nga sa inyo, yung kanyang birthday, inaalay niya sa mga kabataan. Kaya nga ang tawag sa kanyang birthday ay Children's Day. Oh, totoo yun. Talagang yung kanyang birthday, sineselebrate niya with kids. Talagang ang siya lang yung may birthday na siya nagre-regalo. Nare-regaluhan niya lahat ng mga bata, kabataan na benepisyaryo ng kanyang Kingdom of Jesus Christ. Ano pa? Oh, makita naman natin, magaling siya sa pagbibuild ng mga infrastructure. Magaling siya sa anti-insurgency. Yung ano, yung naubos halos yung mga NPA sa Pilipinas, mga bossing. Naubos halos yung NPA sa Pilipinas dahil sa galing ni Pastor Apollo Kibuloy. Siyempre, una sa lahat, saklaw niya yung ano, yung sangkalibutan ng mga relihiyon sa Pilipinas. Alam niyo naman, diverse ang religious belief ng mga Pilipino. Talagang napakarami nating mga magkakaibang mga simbahan dito. Imaginin mo, mahal ni Pastor Apollo Kibuloy lahat 'yan. So
pagdating sa separation of church and ano and yung state, aba, maiintindihan niya ng lubos yan. Alam mo, ang wala lang si pastor, si hospital. Yun lang ang wala si pastor. So if you're gonna look at it, kaya ni pastor lahat ng komite. Kayang-kaya. Kasi nga, si pastor, para siyang merong isang maliit na bansa eh. Yung tawag nga nila dyan ay, ano, bansang kaharian. Yung Kingdom of Jesus Christ is like one, ano, small country inside the Philippines na kung ano ang function ng gobyerno natin, may mga departamento, yung mga gobyerno natin, ganun din sila kaya sila successful. So pagdating naman sa pagiging ano, pagdating naman sa pagiging artistic, ay grabe si pastor. Yung mga performers nila, yung kanilang mga choirs, yung kanilang mga orchestra, yung kanilang mga mauhusay na mga musicians. Lahat yan, si Pastor Apollo Quiboloy ang nagpaaral sa mga yan at bumili ng mga instrumento ng mga yan. Imaginin mo, ang dami nun. Alam mo ba na pag nagbukas yung kingdom, may 10,000 choir nakakanta dun. Yes, just like Vatican City. Oy, Nanay Morning Dew. Matutulog ka na. Sige, good night. So, kumpleto si Pastor Quiboloy. Kumpleto at hindi na ano ha, si Pastor Apollo Quiboloy, hindi siya nagsisettle sa isa lang yung alam mo. Lahat ng mga members nila dyan, kung ano yung gusto nyong aralin, ibibigay ko sa inyo. Oh, lahat ng mga musicians nila dyan nagbabasa ng nota. As in, pati nga yung mga drummers nila dyan nagbabasa ng nota, magugulat ka. Hindi sila yung parang chords-chords, yung tayong sa kanto-kanto lang. Malunong lang tumipa, okay na. Sa kanila, hindi, nota. Talagang pinag-aral ng musika ni Pastor lahat yan. Yung ang ano namin eh, yun nga magaling na nagda-drive sa amin pag nandiyan kami sa Davao. Pag pumupunta kami ng Glory Mountain, pagkatapos mag-drive, umuupo yun sa grand piano. Ay, Diyos ko po, parang si ano, parang si... Sino ba yun, yung magaling na pianista? Parang si Beethoven. Oh, so ang ibig kong sabihin mga bossing, ang ibig kong sabihin, talagang itong si pastor, if you're gonna look at it, pag hihimay-himayin mo siya, kaya niya lahat. So, overqualified to maging senador. Dapat to presidente ng Pilipinas kagad. Oh, diba si Beethoven? Oh, Beethoven pa. Ano ba tamang pronunciation nung? Bayaan mo na, Garski. Ko naman. Beethoven. Hindi Beethoven yun. Beethoven talagang pronunciation yun. Kasi A-E-I-O-U-E. O, oh, diba? So, E. So, B. O. Oh. Kala mo, ha? Ganun yun, ganun yun mga bossing. And pagdating sa pakikipag-usap sa iba't ibang mga leaders ng bansa, si Pastor Apollo Quiboloy, kayang-kaya niya yun. Yung diplomasya, meron siya nun. Siya ay pastor eh. Oh, diplomasya, meron siya. Friends to all, enemies to none yan. Oh, lahat, bukod sa mga NPA ha. So, kaya nga, if you're gonna ano, yan, foreign relations. Kasi magaling talaga siya may pag-usap sa mga leaders ng bawat bansa. Kaya nga nai-insecure sa kanya eh. Diba? So dapat ganyan tayo pag nag-aral tayo ng kandidato. Binibigyan ko kayo ng idea kung paano tayo mag-scrutinize ng isang kandidato. Kailangan lahat nung meron siya, lahat nung resibo niya, yun yung pagbabasihan natin. Itatakbong senador, tapos ang dami anak sa labas. Tatakbong senador, tapos ang daming mga kaso. Tatakbong senador, tapos wala naman nagawa. Hindi ba? At least ito, pagka hinimay-himay mo, kabisado niya lahat kasi nga, ginawa niya na lahat. Oy, Ranel Docnil, Happy Thanksgiving.
Uy, kagabi ko pa kayo inaantay. Oh, kagabi kasi alam ko kahapon yung Thanksgiving nyo eh. Pero happy Thanksgiving sa inyo, Ronel Docnil. Ayan, kaya yan yung lagi ninyong tatandaan, mga bossing, ha? Ganyan tayo mag-scrutinize. Ngayon, sasabihin na naman ng mga bashers, o boss Dada, bakit yung mga positibo lang nakikita mo? Yung mga negatibo, hindi. Eh, wala nga kami nakikitang negatibo, mga bobo. Sino ba ang mga nagre-reklamo? Yung mga tiwalag nila. Yung merong mga tawag dito, yung may conflict of interest with them. Oh, tsaka napatunayan na ba? Diba? Wala pa naman. Kaso pa lang naman yan. Those are all accusations. Presumption of innocence. Ika nga. Oh, you are innocent until proven otherwise. Oh, diba? Innocent until proven guilty. So, until sabihin ng korte na siya ay not guilty, eh di good. Kung guilty, o di saka natin siya ngayong tawaging kriminal. Ayan ha, ganun po tayo dapat mag-scrutinize ng kandidato. So sinumulan natin kay Pastor Kibuloy. Hanapan natin siya ng hindi maganda. Wala kayong makikita. 16 days mga bossing, nasa Kingdom of Jesus Christ tayo. Kung ano yung nakita ninyo doon sa mga miyembro nila habang tayo ay nakikipagbanggaan, bangayan, nakikipagsigawan, nakikipagpulisan sa mga pulis, kung gaano sila kadisiplinado, kagaganda, kababait, ka-faithful, ganyan yung turo kasi sa kanila. So, Pastor Kibuloy, number one. Ang pangit kay Pastor Kibuloy, masyadong mabait. Hindi pangit yun. Ikaw talaga, Diego Latigo. Hindi pangit yung masyadong mabait. It's actually something na you should be proud of. Kasi nga, oo, kapag ka ikaw ay masyadong mabait, o diba, at least walang mahihitang ano sa'yo, dungis. Oh, sarkasm. Pasensya na, Diego, ha. Oh, yung mga sarkasam di ko na naano. But again, salamat sa inyong mga messages dyan kasi I am sure ipiprint lahat yan at ipapabasa kay Pastor Apollo Kibuloy. And hopefully, makita niya na a lot of people are really supporting him and vowed to support him.